Yayamang ang kapisanang pangkasaysayan ng Pilipinas, ang pangkarangalan at pangprofesyonal na kasapian ng mga Pilipinong guro at historyador ay nag-aambag sa pagpapalaganap ng nasyonalismo sa pamamagitan ng pang-araw-araw na gawain ng ating lupong tagapangasiwa at mga kasapi nito. Yayamang ang isa sa batayan ng pambansang pagkakakilanlan ng ating multi-etniko, multikultural at multilingual na kabuuan ay ang batayang kalinangan ng lahat ng ating 171 mga wika, ang ating pagkakakilanlang Austronesiano o Malayo. Yayamang sa mga historyador at akademikong nagsusulat ukol sa kabias ng Austronesiano, si Professor Zeus A. Salazar, PhD, ay kinilala bilang siyang pinakamaraming ambag sa pagpapaunlad ng isang pagkakakilanlang panmalayo sa pamamagitan ng kanyang pagpupunyagi bilang isang scholar. Yayamang ang corpus na maakda ni Salazar, kabilang ngunit hindi limitado sa kanyang mga artikulo sa mga journal, mga eskolastiko sa Naysay, at ang kanyang maaklat na Malayan Connection, ang Pilipinas sa Dunya Melayo, at ang Pilipinong Banwa-Banwa sa mundong Melano-Polinesiano, ay kinikilala bilang ang pinakamaunlad na pagdalumat sa kasalukuyan ng isang bersyon ng panmalayanismo bilang isang malay na pampulitika, pangkalinangan at akademikong proyekto. Yayamang sa pagbabandila ni Salazar sa mga konseptual at kultural na dalumat na nanaig sa mundong malayo-polinesiano ay hindi lamang nakaambag sa pagpapalakas ng pambansang pagkakakilanlan ng mga Pilipino, kundi sa pagkokonekta sa kanila na tila isang kanluraning mamamayan sa kanilang mas malalim na pagkakakilanlan bilang bahagi ng Dunya Melayo. Yayamang kinakatawan ni Salazar ang mga pagpupunyagi ng mga historyador at guro na mag-ambag hindi lamang sa pagbubuo ng bansa, kung hindi maging sa pagpapalakas ng kamalayan sa ating pagkakakilanlan na kabilang sa Timog Silang Asya tungo sa ASEAN Integration. Sa makatwid, ipinapasya gaya ng pagpapasyang ginagawa ngayon ng kapisanang pangkasaysayan ng Pilipinas, nakilalanin si Professor Zeus Ataiza Salazar, PhD, bilang pangunahing tagapagsulong ng pagkakakilanlang panmalayo sa akademya. Nang sa gayoy, maging inspirasyon siya na ipagpatuloy ng mga Pilipinong scholar at guro ang mahalagang gawaing kanyang nasimulan. Pinagtibay ng buong lupong tagapangasiwa ng kapisanang pangkasaysayan ng Pilipinas sa Manila Hotel ngayong 14 ng Setyembre sa taon ng ating Panginoon, 2017. Maraming salamat, Philippine Historical Association, sa parangal nito. Taos puso kong upong tinatanggap ang inyong kagandahang loob. I humbly accept the honor you bestow upon me on behalf of countless other women and men before me who have cherished and fought
Pangalayan identity and unity. I accept this particularly for my dearly departed friend and mentor in Malay studies, who as early as our stay in Holland at the University of Leiden share with me the dream that was like that of Jose Rizal and my kapwa Bicolano, Wenceslao Vincent. I refer particularly to Tan Sri Professor Dr. Ismail Hussein. I accept this honor on behalf of the great Indonesian poet Rosihan Anwar, who translated Rizal's Ultima Dios to inspire the revolutionary soldiers to defend and complete the independence of the Indonesian nation. Adios, patria dorada, región del sol querida, perla del mar, del oriente, nuestro perdido hijo. In Rosihan Anwar rendering, selamat tinggal, tanah tercinta. Kisainangan mentari, mutiara lautan timur, kahiangan yang hilang. I accept this award on behalf of the Malaysian ambassador to the Philippines, who invited me in 2005 to give a talk at the Rumah Malaysia. Makati on keserantauan da keserampunan from Malacca Sultanate to the 21st century. The party that brought us together at Rumah Malaysia broke up only at midnight. I was able to present my suggestion for a history, a common history of the Malayan, Indonesian, Philippine culture realms, cultural domain since Austronesian times, down to its breakdown between 1565 to 1648, resulting from Western intrusion. A breakdown which did not actually take place completely, as the ancient lines of communication by sea continued to exist down to the time of Indonesian and Malaysian liberation after the Second World War. Paper I translated from German then, as well as two others, are included in my book, The Malayan Connection. No, they could not destroy the ties that bind us since the very beginning in prehistoric times. Thus, I would like to dedicate this award to the three kindred statesmen
Nusantaran brothers all, who tried to bring us together again under one political, cultural roof within the Confederation of Mafilindo. I refer to Philippine President Diosdado Macapagal, Malaysian Malay Federation then, Prime Minister Tunku Abdul Rahman, and Indonesian President Ahmad Bung Sukarno. I know they did not eventually succeed at that time, but the dream and the task for us all acquired its contours then. Mafilindo continues to haunt us, craving fulfillment. This convention is one testament to that unfulfilled task, the dream that refuses to die. Puan-puan dan tuan-tuan, kakak, beradi, saudara-saudara, tak akan orang Melayu hilang di dunia. Tak akan orang Nusantara hilang di dunia. Tak akan orang Mafilindo hilang di dunia. Terima kasih seribu San Limong Pasasalaman. Maraming salamat, Dr. Salazar.